Hello mga ka-Timarbes! Kung naghahanap ka ng mga agri supplies para sa inyong garden, mga fertilizers, mga pesticides, mga fungicides at mga gardening toolset katulad nito na kumpleto na, panoorin niyo itong video na to, dyan lang kayo mag-intro muna tayo. Let's go intro! Hello mga ka-Timarbes, ito naman po si Kuya Aaron at welcome po sa aming channel. At kung bago ka dito sa aming channel, don't forget to like, subscribe, comment, and click the bell notification button para updated ka sa mga latest namin mga post. Hello mga ka-Timarbes, ito naman po si Kuya Aaron at gusto ko po mag-share ng information lalong-lalo na at nauuso ang gardening ngayong pandemic. At kung kayo ay naghahanap ng mga gardening tools, mga gardening supplies or agri supplies, I highly recommend na bisitahin nyo yung online shop sa Shopee, yung AgriFee Philippines. Napakarami nilang mga agri supplies, mga tools, fertilizers, fungicides, mga pesticides, halos kompleto na. Wala ka ng ibang pupuntahan na ibang store, doon na lang mabibili mo na lahat. Ang kagandahan pa doon is one-stop shop na siya online at i-deliver pa ito mismo sa inyong bahay, okay? So talaga napaka-convenient kasi mahirap lumabas ngayon dahil napaka-aggressive ngayon ng virus. Baka mahawa pa kayo. So ito, i-deliver na lang sa inyong bahay. Andiyan na yung mga agri supplies na kailangan mo para sa inyong garden. So ayan mga guys, without further ado, ipapakita ko sa inyo yung mga ilan sa mga products na binibenta nila. At malay nyo, nandito yung product na hinahanap nyo na kailangan nyo sa inyong garden. So tara, let's go! So ayan mga guys, please check this out. Baka isa dito sa mga ipapakita ko mga products is pwede nyo magamit sa inyong garden. So ito po ay ang Fabric Garden Plant Bed. 8 holes, no? 8 po yan na section. Dati, ang ginagawa natin, parang katulad ng ganito. So, kung ito lalagyan nyo ng lupa, pwede nyo nang gawin yung katulad ng ganon, okay? At dito nyo na siya itatanim, no? So, lalagyan nyo lang siya ng lupa. Ang kagandahan pa nito is, sa hindi katulad ng ganito, talagang siksik na siksik sila. Ito ay pwede nyong maiayos ng maganda ang inyong mga tanim, lalo na sa mga vegetable at mga herbs. So, ang size po nito is nasa 180 cm, almost 2 meters na. 90 cm, yan. At ang taas niya is 30 cm, no? So, talagang marami kang maitatanim dito. At ang kagandahan pa nito, matibay yung fabric niya. Hindi ito basta-bastang masisira kahit lagyan po siya ng lupa. And hindi niyo na rin kailangan butasan dahil fabric siya, lulusot na lang ang tubig dyan, no? So, hindi po malulunod yung ating mga halaman. So, linagyan ko ng mga tayo kasi dahil para maipakita ko yung actual, no? Na magiging itsura nitong plant bed na ito. So, ayan mga guys, kung gusto nyo mag-purchase nito, yung Fabric Garden Plant Bed na 8 holes, ilalagay ko po yung link doon sa description box. Okay, so, proceed naman tayo sa ibang mga product. So yun mga guys, yung susunod na tools na ipapakita ko sa inyo na mabibili niyo sa AgriFee Philippines sa Shopee ay 2 liters decorative pressure sprayer. Nakita niyo na po itong ginagamit ko sa mga previous vlogs ko at napakadali niyang gamitin. Maganda po siyang gamitin lalong-lalo na sa mga pag-spray po ng mga fertilizers, mga soil conditioners, mga pesticides, pwede rin po siyang gamitin. And ang kagandahan po nito kaysa sa manual, hindi siya nakakapagod. Hindi katulad po ng manual na nakakangawit po mag-spray ng spray. Ito isang beses lang once na nalagyan nyo na siya ng pressure sa loob. So, ito po ay 2 liter decorative pressure sprayer. Makikita nyo po yung link niyan doon sa description box. Okay? So, yung next product na pwede nyo ma-purchase sa AgriFee Philippines, ito po yung 3-in-1 plant soil pH tester. Kung mapapanood nyo po yung mga previous vlog ko, gumamit na ako nito. Napakaganda pong gamitin ito sa pag-check po ng pH, lalong-lalo na sa soil preparation. Okay? Yun po yung gamit na gamit dito sa tester na ito. Ang kagandahan dito ay nag-check din siya ng moisture sa lupa. Pwede niyang sabihin sa'yo kung kailangan mo nang magdilig or hindi pa kailangan magdilig. Ang isa pang maganda sa product na ito ay pwede niyang madetect kung okay ba yung liwanag na natatanggap ng inyong halaman. At sa likod po ng product, yung pinaka main label niya,
nandito po naka-indicate yung mga ilang mga halaman. Maaring isa dito ay halaman nyo. At nandito na rin yung mga requirements, mga kailangan ng halaman, no? Yung light at yung moisture, no? So, nandito na rin. So, kung wala dito yung crop na tinanim nyo, pwede kayong mag-research doon sa internet. So, ito po ay 3-in-1 soil pH tester. Available po siya sa AgriFi Philippines. So, ilalagay ko po ito sa description box at i-click nyo na lang para makapurchase din po kayo nito. So mga guys, yung next product na mabibili nyo sa AgriFi Philippines, ito po ay yung plastic shovel. Ang kagandahan po nito is pag naglipat ka ng soil or kukuha ka ng soil, mas marami siyang mailalagay kesa dito, yan o. Pag sumandok ito, maraming makukuha ito. So ito po ay plastic shovel. Mabibili nyo po sa AgriFi Philippines and very very convenient to use, no? At matibay pa. Hindi kakalawangin dahil plastic siya. At magagamit nyo ito ng matagalan talaga. So ilalagay ko na lang po sa description box yung link po nito. Okay mga guys, yung next product na ipapakita ko sa inyo na mabibili nyo sa AgriFi Philippines ay ang Garden Genie Gloves. At kung makikita nyo, napakatibay ng gloves na ito. Pwede nyo siyang panghukay, pwede rin pang cultivate ng lupa, pang rake. Irirake nyo yung lupa para maging buhaghag. At pwede rin siyang gamitin pan-transplant, no? So kung magta-transplant ka ng mga halaman. Isa pang maganda dito, napakatibay ng tela niya, may mga rubber. Yan. Para hindi agad mapunit yung tela. So talagang napakatibay nitong gloves na ito. Isa rin sa mga gamit nito, pag may nakakita kang mga namimitas doon sa mga tanim nyo o nag-harvest ng mga bunga, pwede nyo gamitin pang kalmot sa kanila. Ayan, kalmutin nyo sila para siguradong hindi na sila babalik, no? Para kang si Sabertooth o si Catwoman. So ayan, ito po yung Garden Genie Gloves. Ilalagay ko lang po ito sa description box at makapurchase din po kayo nitong product na ito. Okay, next tool na mabibili nyo sa AgriFi Philippines, ito po ay grafting tool pruning shear. So pwede kang mamili kung ito or ito. So itong mga pruning shear na ito ay may kanya-kanyang gamit at may kanya-kanya din silang pangalan, no? So pareho silang pruning shear. Ito po ay ang bypass pruner at pruning snip. May kanya-kanya silang special na gamit, although ang pinaka main purpose niya is mag-prune talaga. Okay? So ito po, ginagamit po ito lalong-lalo na kung ikaw ay mag-grafting, no? Lalo na kung ikaw ay puputol ng mga semi-woods kesa dito. At ang putol nito is mas suabe kesa po dito. Okay? Lalong-lalo na kung semi-wood na yung pinuputol nyo. Ito, magandang-magandang gamitin ito sa mga fresh pang mga sanga kung magpuprune ka. At ang talagang gamit nitong pruning snip naman is para sa mga precision cutting. Katulad po na magde-deadhead kayo ng mga bulaklak, dahil ito po ay malaki, maaaring makaputol ka ng mga ilang mga sanga. Ito, pwede, dahil manipis yung dulo niya, mapuputol mo siya. At sa mga kumbushi na rin yung inyong halaman at gusto nyo mag-prune, mas makakapasok po ito dahil manipis yung ulo niya. So pruning shear, mga pang grafting, available po sa AgriFi Philippines. At ilalagay ko po doon sa description box kung gusto po nilang mag-avail. So ayan mga guys, yung next tool na ipapakita ko sa inyo, ito po yung 10 pieces garden tool set. At kung bubuksan natin itong briefcase, ayan, bakit 10 pieces? Dahil, ayan, 10 pieces po yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 pieces, no? Almost complete na itong tool set na ito. At ang kagandahan nito, naka-briefcase na siya. Meron na siyang taguan. Napaka-compact at napaka-presentable tignan. Bibigyan ko ito ng mas magandang vlog at iisa-isahin natin sila kung anong tawag sa mga tools na yan at kung ano ang gamit. So, 10 pieces garden tool set. Ilalagay ko po yan sa description box kung gusto po nilang mag-avail nito. May mga kulay silang available. May green, may black, may purple. So yan, 10 pieces garden tool set, AgriFi Philippines. So yan mga guys, tapos na tayo sa mga tools. Ilan lang yun sa mga tools na mabibili nyo sa AgriFi Philippines. Marami pa po silang ibang mga tools. So mapunta naman tayo sa mga fertilizer. Okay? So ito pong nasa harap nyo ay
14-14-14 Complete Fertilizer. Ito po ay isang chemical fertilizer na magagamit niyo po sa inyong garden. Essentials po ito, katulad ng lugaw, essentials po siya sa flowering at fruiting. At may mga instruction po yan kung paano po gamitin. Ang brand po niya, dahil maraming brand po ang Complete Fertilizer, ito po ay galing sa Brandswire na brand. So kung ang lugaw ay essentials, essentials din po ito sa inyong halaman. So ang NPK po niya, katulad po na nakasulat, is 14% nitrogen, 14% phosphorus, at 14% na potassium. So ito po ay mabibili nyo sa Agri-Fee Philippines, at ay ilalagay ko po doon sa description box para hindi na po kayo mahirapan malink doon sa Shopee page nila. So ayun mga guys, yung next na product na ipapakita ko sa inyo na mabibili nyo sa Agri-Fee Philippines, ito po ay yung ammonium phosphate na fertilizer na may NPK na 16-20-0, 16% na nitrogen at 20% na phosphorus. So ito po ay responsible for seedling growth and root development. Magandang maganda po itong gamitin during vegetative stage para mapalakas po yung pinaka main stem. Usually kung ang halaman nyo is fruiting veggies, no? So ang brand po nito ay galing po sa Philfos. So ayan mga guys, ilalagay ko po sa description box kung kayo po ay nag-aalaga ng mga kamatis, talong, sili, pwede kayong gumamit nito para sa mga fruiting veggies. At pwede rin sa mga fruiting trees. So ilalagay po sa description box yung link nito para maka-avail po sila. So ayun mga guys, yung next fertilizer na mabibili nyo sa Agri-Fee Philippines, ito po yung AgroBlend Controlled Release Fertilizer na may NPK na 10-7-22 plus 2mg-0. Kung wala kayong mabilihan ng Osmocote, pwede ito ang gamitin nila. Maganda po itong gamitin sa farm kasi matagal maubos ang sustansya nito. Tumatagal po ito ng 16 to 18 months. So make sure lang na ang pagbaon nito is 5 to 10 centimeters lang, no? At huwag masyadong didikit doon sa pinaka root hairs niya. So ayan mga guys, AgroBlend Controlled Release Fertilizer, mabibili niyo po sa Agri-Fee Philippines sa Shopee. So ilalagay ko po yung link nito sa description box para maka-avail din po sila. So proceed naman tayo sa next fertilizer. So ayan mga guys, yung next fertilizer na mabibili nyo sa Agri-Fee Philippines, ito po yung Fish Emulsion. So ang counterpart po nito yung FAA o yung Fish Amino Acid. So gawa po ito sa mga laman loob po ng isda. So actually, dahil binulok po ito na laman loob po ng isda, so talagang may amoy po talaga siya. So caution lang po, huwag didikit sa inyong damit pag kayo ay gagamit nito. At ito po ay ready to use na, hindi na kayo maghihirap dahil mahirap gumawa po ng FAA. Lalong-lalo na kung wala kang espasyo sa paggawa nito dahil alam nyo na, may amoy ang Fish Emulsion. Kahit may amoy po ito, mataas po ito sa nitrogen content na magandang maganda po sa inyong mga green leafy vegetables. So, ayan mga guys, mabibili nyo po ang Fish Emulsion, ready to use na. At ilalagay po natin sa description box yung link po nito para maka-avail po kayo. Okay, so yung next product na ipapakita ko sa inyo na mabibili nyo sa Agri-Fee Philippines, ito po ay yung fertilizer na Epsom Salt. Ito po ay hydrated magnesium sulfate na magagamit nyo po sa inyong halaman kung meron pong deficiency or magnesium deficiency ang inyong halaman. So magandang gamitin din ito sa mga halaman na namumulaklak, so mas mapabilis po yung pag-bloom ng inyong mga flowers at mai-enhance nyo rin yung plant color. At kung gusto nyo rin maging bushy ang inyong halaman, Epsom salt. So ayun mga guys, may mga instruction naman po ito kung magpo-purchase po kayo nito. So makakabili po kayo ng Epsom salt sa Agri-Fee Philippines at ilalagay po ni Kuya Aaron yung link doon sa description box para makapurchase din po kayo nito. So ayun mga guys, at tapos na tayo sa mga fertilizers. Marami pa silang fertilizer sa Agri-Fee Philippines. Meron din silang urea, meron din silang vermicast, meron din silang muriates of potash, at mga ibang mga foliar fertilizer. So proceed naman tayo sa mga soil conditioners. Ito po
ay effective microorganism. Actually, napaka mabusisi po ang paggawa ng EM1 kung tutusin. Actually, ang kagandahan po dito sa product ng Agrifee Philippines, itong effective microorganisms 1, ready to use na siya. So, hindi na po kayo mag-uubos ng oras sa pag-culture po ng mga beneficial microorganisms. So, ready to use na ito at lalagyan nyo na lang po ng unchlorinated na tubig. So, magandang gamitin po ito sa pagpapabulok po ng mga organic materials sa inyong soil. So, ayan, mabibili sa Agrifee Philippines, effective microorganisms 1. At ilalagay ko po dun sa description box yung link para maka-avail po sila. So, yun mga guys, yung next product na soil conditioner na mabibili nyo sa Agrifee Philippines, ito po yung Humus Plus. So, ito po ay plant growth stimulant at soil conditioner. So, pwede po ito ihalo sa mga organic or inorganic chemical fertilizers at para maging mas maganda yung absorption ng mga nutrients ng inyong mga halaman. This is purely organic at hindi po makakasama ito sa inyong halaman kahit ma-overdose po ito ng Humus Plus. So, ayan guys, mabibili nyo ito sa Agrifee Philippines. Click nyo na lang po yung link doon sa description box para maka-avail po sila. So ayun mga guys, madako naman tayo sa mga pesticide na pwede nyong mabili sa Agrifee Philippines. So unahin muna natin yung mga chemical pesticide. So ito pong nasa harap nyo ay malatayon. So ito po ay isang chemical pesticide. Less toxic po ito kesa sa mga ibang chemical pesticide na mabibili nyo sa market. Pwede pong gamitin ito sa loob din ng bahay. Pwede rin itong gamitin sa garden. Ito po ay direct contact, parang bygone. Once na madikit po ang insekto dito sa malatayon, sigurado po sila ay madidehydrate at malalason. So ilalagay ko po yung link doon sa description box para maka-avail po sila. So yung susunod naman po na chemical pesticide na mabibili nyo po sa Agrifee Philippines ay ang Simbush. Sikat na sikat po ito sa mga farmers po natin. At ito po ay madalas na nilang ginagamit, lalong-lalo na kung may infestation na ng mga peste. Ito po ay direct contact. Once na dumikit po doon sa mga peste, ay sigurado pong sila po ay ma-dehydrate at malalason. So ayan mga guys, ito po ay trusted brand at marami nang gumagamit ng mga farmers. So ilalagay ko na lang po yung link nito doon sa description box kung gusto po nilang mag-avail ng Simbush. So ayun mga guys, kung naghahanap naman kayo ng mga organic pesticide, pwede kayo makabili sa Agrifee Philippines ng neem oil or yung Parker Neem Tonic. Ang brand po niya yan, Parker Neem Tonic. So iisa lang po siya. At ang kagandahan po nito ay talagang napaka-effective po siya. Lalong-lalo na kung mapapanood nyo yung mga video ko, mga previous vlog, gumagamit ako ng Parker Neem Tonic at napaka-effective din niya sa mga sucking insects, pati na rin sa mga ilang sakit ng fungus, no? So kung meron kayong vegetable garden na organic, so gumamit na lang po sila ng Parker Neem Tonic na galing po sa Agrifee Philippines. Ilalagay ko po dun sa description box yung link po nito. So kung naghahanap po kayo ng mga organic pesticide, may re-recommend ako po itong Diatoms, the pet and plant partner. Ito po ay diatomaceous earth. Food grade po siya and organic. Natural pest control. Can eliminate aphids, ants, termites, snail slugs in your garden. Pet friendly. Lalong-lalo na kung may mga bulate yung inyong mga aso or yung mga alaga, pwede po itong ipakain. And safe for humans. So kung magko-consumption po kayo nito, make sure na magpa-check po kayo sa inyong doktor, okay? So yan po yung Diatomaceous Earth na Diatom, the pet and plant partner. So mabibili po sa Agrifee Philippines at ilalagay ko po yung link doon sa description box. So yun mga guys, tapos na tayo sa mga pesticide. Marami pa silang ibang mga pesticide, i-check nyo na lang po sa Agrifee Philippines. So proceed naman tayo sa mga fungicide. So ito pong nasa harap nyo is Folicure. Ang brand po niya is Bayer. So magandang gamitin po ito, lalong-lalo na kung yung mga mangga nyo, yung rice, cabbage, mga patatas ay inaatake na ng fungus. So ito po ay pwedeng-pwede nyong i-foliar spray para masugpo yung mga fungus na yon. So ilagay ko po yung link doon sa description box kung gusto po nilang mag-avail. So ayan mga guys, yung susunod na product na mabibili nyo sa Agrifee Philippines, isa sa mga paborito kong produkto yung Ditane M45. Ito po ay broad spectrum protectant fungicide. Kung napanood nyo po yung day 55 ng sunflower at inatake yung aking
sunflower ng downy mildew. Ito po yung ginamit kong fungicide. And talagang effective na effective po siya sa mga fungus. So pwede rin pong itong pang-treat ng mga seeds at pwede rin yung gamitin pang-treat din ng mga trinans plant na mga halaman. So ayan mga guys, Dietin M45 mabibili niyo po sa AgriFi Philippines. At ilalagay ko po yung link doon sa description box para maka-avail po sila. So ayun mga guys, kung naghahanap pa kayo ng mga ibang fungicides, ayun, i-check nyo lang po yung AgriFi Philippines dahil may mga iba pa silang mga brand doon na mga fungicides na pwede nyo pagpilian. So proceed naman tayo sa mga soil protection na inihalo po sa soil during soil preparation. So ang isa kong marirekomenda para maprotektahan ang soil nyo sa mga insekto, mga fungus, ito pong neem cake. So lalo na kung nagpre-prepare kayo ng soil at tataniman nyo ng mga seedling nyo at hindi mabahayan ng mga insekto na nakakasama po sa halaman, ito po, pwede nyo pong lagyan ng neem cake. So alam nyo naman po yung neem is insecticide po siya and fungicide. So mabibili lang po ito sa AgriFi Philippines at ilalagay ko na rin po yung link doon sa description box para hindi na po sila mahirapan. So yun mga guys, isa rin sa mga maire-recommenda ko na protection sa inyong mga soil. Lalong-lalo na kung kayo ay nagso-soil preparation at ayaw nyong matirahan ng mga langgam, mga insekto, mga grubs, mga cutworms, at mga nematodes. Ayan. So, i-incorporate nyo itong Furdan 3G sa inyong soil, lalong-lalo na sa inyong soil preparation. Pwede nyo rin ihalo ito kung may halaman na at kung infested na yung inyong soil. Iwasan lang gumamit nito mga 30 days bago mag-harvest ng mga bunga. Furdan 3G, ma-available sa AgriFi Philippines. Ilalagay ko po yung link doon sa description box. So ayan mga guys, kung naghahanap kayo ng mga organic rooting hormone, meron pong available ang AgriFi Philippines. Ito po ay organic rooting hormone. Magagamit nyo po ito kung kayo po ay nagpropropagate ng mga cuttings or nag-air layer, or pwede nyo rin i-enhance yung mga seeds nyo. Iti-treat nyo yung mga seeds ng organic rooting hormone para mas mabilis po silang mag-germinate. So ayan mga guys, available po siya sa AgriFi Philippines at ilalagay ko po yung link doon sa description box para maka-avail po sila nito. So ayan mga guys, kung may organic rooting hormone ang AgriFi Philippines, meron din silang inorganic rooting hormone. Katulad po nito, ito po yung SHAM, plant growth hormones, and vitamin B+. Maganda-maganda po ito, lalong-lalo na kung kayo po ay nag-grafting ng mga cuttings, no? Nagpropropagate po ng mga cuttings. Air layering, pwede rin po siyang gamitin. Pwede rin siyang gamitin, lalong-lalo na kung kayo ay nag-transplant para maiwasan yung mga transplant shock ng mga seedlings. At pwede nyo rin mapatagal yung mga flower cuttings nyo. Let's say may nabili kayo sa dangwa na mga bulaklak at gusto nyo mapatagal yung bulaklak nyo, so pwede nyo gamitan itong rooting hormone na ito, yung SHAM, plant growth hormones, and vitamin B+. So available po ito sa AgriFi Philippines and ilalagay ko po yung link nito sa description box kung gusto po nilang mag-avail nito. So ilan lang po ito sa mga mabibili nyo sa AgriFi Philippines at you can check yung store nila. So ayan mga guys, advice ko lang, kung maliit lang naman yung inyong garden, katulad ko, sa bangketa lang ako nag-gardening, maliit lang naman yung space ko, hindi ko naman kailangan ng maraming seeds, no? So mga ilan-ilan lang. Ang advice ko na lang po is bumili na lang po sila ng mga repack seeds. At available din po ito sa AgriFi Philippines. Assorted seeds po ito, so kayo na lang po ang mamimili kung ano po yung gusto nyong itanim. Mas mura po ito kaysa bibili po kayo ng buong seed packet. Kaya ayan mga guys, ayan, pagpunta nyo sa Shopee at nabisita nyo ang AgriFi Philippines, pakifollow po sila. At kung gusto nyo rin ng mga latest updates, pwede nyo rin silang i-like. I-click nyo lang yung like button doon sa FB page niya, AgriFi Philippines. At pwede nyo rin silang itag sa Instagram at agrifi.ph. So ayan mga guys, I hope na may nakuha kayong sustansya sa video na ito. At may nakita kayong mga products na maaaring pwede nyong mabili sa AgriFi Philippines. Okay? So ayan mga guys, nagpapasalamat po ako sa mga Loyal Team Arbe subscribers, mga likers, mga dislikers, at mga silent viewers na wala pong sawang nanonood po sa aming channel. At kung bago ka dito kaibigan, i-click mo na yung subscribe button at i-click mo na rin yung bell notification button para updated ka sa mga latest naming mga posts.
At kung nagustuhan niyo naman itong video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-comment sa baba kung mayroon po kayong katanungan regarding po sa Agri-Pay Philippines or any suggestions para po sa kaganda po ng aming channel. So maraming salamat po mga guys. Mag-iwan po ako ng makadagang habang may Team Harvest, impormasyon ay lagi mong harvest. So hanggang dito na mga guys and hope to see you on our next vlog. Bye-bye!